Wala naman tayo mintis mga kator. Ito mga kator, tingnan mo, tagos, tagos. You know, silip nyo ba? So mga kator, balik tayo sa review ng ating BBC gun rifle na, yung ating DIY. Ito na yung part 2 ng ating tutorial kung saan ito naman yung papakita ko kung paano ito inassemble. Itong may pump at may tangke ng denatured alcohol. So makikita nyo dito sa tutorial kung ito kung paano ko siya inassemble. Pero itistingin muna natin kung gaano siya kalakas nung ito na, nabuo ko na. So panoorin nyo mga kator yung video na nandyan. Ito mga kator, pag sunod-sunod ang baril mo, ito umiinit ito. Yan, sobrang init niyan. So titingnan natin mga kator, kung ano yung naging tama niya. Ayan, wala naman tayong mintis mga kator. Ito mga kator, tingnan mo, tagos, tagos. You know, silip nyo ba? Lumagpas, ilan yung mga balang lumagpas. Kaya titingnan nyo to dito. Dito, mayroon dito sa ilalim. Ayan yung mga ibang hulin. Ayan, pero may mga ilan-ilan tumagos. Ayan mga kator, tagos. Ibig sabihin, minsan sobrang lakas, kaya tumagos yung ilang bala. Ilan yung tumagos, yun o. Kaya di ba sinabi ko sa aking video, sa aking tutorial, depende yan sa karga ng denature. Kung maganda yung pagkakarga niya, talagang malakas yan. Pitong plywood. Yan yung tinagusan. So ito naman mga kator, titingnan natin, patatayin natin dito kung tatamaan natin siya. So tara. Sana'y tamaan natin yun. Pero bago yan, magkakarga na tayo ng denature. Meron pa, madami pa. Madami pa mga kator. Kailangan na kita. Pasmado na eh. Kailangan ko na ng patungan.
Sa pool, unang attempt. Tumama tayo, unang attempt. Kita nyo ba yun? Tumama tayo, unang attempt. Titingnan natin kung tinagusan ng bala. So, ito yung naging tama niya mga kator. Yan, yan sinasabi ko. Pag-condition yung pagkaka-pump nyo, yun oh, tagos. First attempt. Nakukuha na natin yung tamang shot ng ating PBC gun rifle, no? Yan, dito siya. Tumagos. Tumagos pa rin hanggang dito sa ating plywood. So mga kator, ganyan siya kalakas. So another, hagilap tayo ng ating tatargetin. So, yung kung napanood nyo yun mga kator, nakita nyo naman kung gaano siya kalakas, di ba? Yun yung dahil sa medyo malaki yung ating tanki. Ito yung pinaglalagyan ng binidod sa loob yan, ito yun. Kaya medyo malakas ang puwersa nito. Pero, pwede itong paliitin, paeksiin, depende yung sa inyo. Pero, ito yung paggawa ko niyan, yan, makikita nyo naman dito sa video yan, gaya na sinabi ko. Ito naman ang ininext ko. Yung valve na gagamitin daluyan ng ating denatured alcohol, no? Kailangan ko din naman itong idikit dito, itong dalawan to. Ito 20mm ito na pinutol ko para connector. Yan. So ang proseso niyan, lagyan mo siya dito ang dikit dito. Tapos dito. Loob in labas, dulo-dulo lang mga kato. Dino mo ni. Tapos kami insert. Pok agad. Dino. Tapos lagay dito ulit ng sa labas. At ganoon dito isa. Kabilaan to mga kator. 20mm ito na tubo na PVC din. Ito kasi magiging connector. Kabilaan nyo. Tapos patutuyin na natin to. So sa paggawa naman mga kator ng ating valve na pagdadaluyan ng denatured alcohol, ang materials natin gagamitin yan, siyempre valve, T, tsaka reducer na. Di ko alam kung anong sukat talaga nito kasi maraming itsura ng reducer. Ito kasi idudugtong natin to dito sa idinugtong natin kaninang 20mm. Kung napapansin nyo, kabilaan yan. Tubo yan na PVC na 20mm. Bumutol lang ako para siya magiging connector nito. Sa ang technique nito mga kator sa pagkakabit, kailangan pag in-insert mo yung lugtungan, lumapat yan ng ganon, saktuhan. Kaya kung ano yung pinakadulo dapat sa pinaka-edges niya is sakto lang. Kaya ito katulad nitong T, ilulugtong natin dito sa kabila. Ang itsura niya na yung magiging ganon, lugtong. Mahaba to. Pag insert mo yan, may lawit na ganyan. Kaya puputulan natin yan, susukatin natin kung hanggang saan yung babuhasin. Kunwari ganyan, sobra, pantayin lang kasi yan dito. Yan. Lalagyan ko lang ng tanda yung pagpuputulan ko. Ako lalagariin.
Yan yung liay. Kasi mga kator, yan, kung ano na puto lang. Ang magiging itsura kasi niyan, dapat lugtong siya yan. Dikit. Dikit dito sa valve. Pero bago natin i-insert yan, kailangan natin lang lagyan ng glue. Guglue natin yan pa ganito. Okay, ng glue dito. Glue din dito. Eh mga kator, kung saan yung pinaka-switch niya, yung pula, yun yung ilalagay yan. Siguraduhin din, pantay. So, ang next natin mga kator, ang isusunod natin, itong i-insert natin tong reducer dito. Kasi ito yung magiging, ito naman yung magiging dito. Pero dahil maluwag yan, mawawasi maluwag. Ito, isang reducer na to, lalagyan natin to ng masking tape. Ito, para sumikip dito. Pero bago yan, siyempre huwag kalimutan maglagay dito ng glue. Ito, lalagyan to ng glue. Ang purpose niya ang glue na yan mga kator, para kumapit yung nangusto ang masking tape. Sukatin natin kung kaya siya na. Siguro mga isang ilang ba. Yan. Ganyan lang mga kator, saktuhan lang. Yan naman, ito naman dito yan. Na pagdudugtungan naman nito. Pag ganyan yan mga kator. Kung ano yung ilalim nito, yung pagkakabitan ng ignition, ganyan yan ilalim. Itsura yan. Siyempre bago yan, bago natin ipipix yan, kailangan may glue. Glue dito, glue yan. Para hindi siya italsik pa. Ano yan? Didikit na natin to. Kailangan mga saktuhan lang yan. Tapos patutuyuin. So next natin mga kator, no, ito natin, itong gagawin nating denatured tank, yung kung saan dito yan. Ang materials nito, female adapter, may trade yan. Tapos male adapter, female adapter, male adapter. Tapos coupling na reducer na ito sa yung coupling, ang size nito is hindi ko alam kung size nito eh, 40mm coupling na 40mm. Ganito yan, dahil maluwag yan, lalagyan, katulad ng dati, lalagyan ng tape sa ito. Pagdudugtungin nyo na ito mga kator, kuha ka na hanggang to 20mm na tubo. Yan ang gagawin mong connector dito at saka ito. Pero bago yan, siyempre lalagyan mo yan ng glue. Ikot yan, loob, tapos labas ito ang pagdudugtungin nyo. Tapos ito naman ganun din yan. Sa tamang pagdudugtong kailangan yan mga katok, dikit ka pagkukuha ka, kailangan susukatin mo muna kung gaano kahaba yung pusukulin mo. So dito puputol tayo.
Iya. Yan ang magiging miniature tank natin. Pero ito, tatakpan natin to. Sabi yung tulang kayo dito kasi masyado namang mahaba. Simple lang yon, itong pump tsaka tanke ang binijol. Tsaka kailangan maglagay tayo ng black. Ito kasi yung magsisilbi para pag once na ginamit mo na, tinarget mo na, huwag mag-backfire yung binijol dito. Kaya linalagyan natin siya ng lock dito o tinatawag na valve. Yan, ito yun. So, hanggang dyan lang muna mga kator. Sa susunod na naman ulit nating mga video. Maraming salamat sa mga nanonood. Sana huwag nyong kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment sa ating YouTube channel, no, Director TV. Hanggang sa muli, yun na lang muna. Mayroon tayo yung part 3 kung paano ko naman ginawa itong barrel at saka itong telescope yun na to na BBC. Tapos itong kung paano ginagamit itong igniter yan, mga kapat. So, try natin. Pinump ko na to kanina para lumamig na to. So, medyo ano yan. Lakas, di ba? So, hanggang sa muli. Maraming salamat. See you on part 3. Babus.